form with this Esmeralda. Esmeralda Israel. To be honest, natatakot ako dito para sa Davao City pag nag-late game na yung Esmeralda. Tsaka yung Granger. I mean, ibang klase yung sustain ng Esmeralda. Lalo na kung... alam mo yun, wala namang mag-negate talaga dito ng Esmeralda ngayon. From the side of Davao City. Unless they build early on Necklace of Durance or... wala naman silang true mage dito. Pwede magbuo nun unless isa-sacrifice nila yung Kaja na mag-necklace. And what also, shoutouts ko lang si ano si Madam IC na nasa live stream. Pag daw natalo yung Rax, hindi na daw siya makikipagdako sa Team Rax. Uy, grabe! Grabe! The stakes mo, are high grabe dito. Grabe naman yung conditional love na yon. Mahirap na yung conditional love. Ay, may patakaran para mahalin ka. Ay, grabe naman yun. Pero syempre, bahala kayo dyan. Tingnan muna natin alit ang laban natin. Guys, so walang early invade. Except for the fact that it seems like there is an advanced position in here coming from the Kufra. Sa bush! Si Neta pa, hindi nagkunag dito yung arrow ng ating Selena. But sabay figure out naman, maba out. Hindi ata sila nagkasunod doon. Oo, kasi pa talaga yung Fisher nag-mabout yung Ibe. May tinamaan na pala dito, pero yung Revitalize being used by Hylos almost immediately. Nakapag-dash out si Lina. Si Kufir po lang tumalo, nag-bouncing bomb agad. Granger, tamang baril-baril lang sa Gedli. Pero kumukhang, ayun na nga, the first one. Bigla dito makaka-double kill ba? Looks like 2 kills already down. Napunta kay Granger ang isa. Pero si Thumbs na may TPT lang dito. Si Karin, ako po, talon-talon ang Tidget Spinner dito. Pilang pinato din niya sa kalaban, but was not able to secure a kit. And si Esmer Alda dito sa top lane, nag-sticker lang. She was able to deal a lot of damage kay Xborg. And now Xborg is forced to go back. Three minion wave, but just in time for Esmeralda to reach level 4. And here sa bot lane naman, mukhang pinapressure si Dash Team. Yung mid laner ni Ang nasa top lane. Kailangan natang mag-CN nito, man. Wala siya sa IGN niya. Mid laner daw pero nasa top lane. Pero kidding aside, naku, ang ating Rax team ng Mandaluyong City mukhang makakakuha na ng isang Tori dito, kaya mamba out na lang ang show natin dyan. Meanwhile, onto the top lane, we have a 3v2 ongoing right now. Naku po, si Aaron dito, wala nang takas. Kaya naman, there is a chance for Davao City to actually get a push onto the top lane. Pero tingnan natin kung magaganap nila kasi nga pa-backup na dito si Tams. Kailangan nilang masira yung turret dito. Thumbs, though he is not in full health, tinignan niya. Pero nakita niya, tatlong tao, kinikamambout muna siya, trying to get si Tolitz, si ano, si Bulbasaur dito. And Thumbs is gonna clear the main wave. Diyan, napakasad naman na Rhapsody sa Granger na yon. So they're already up. That's gonna be the next objective that these two teams will want to get, of course. Pero si Kanyo naman dito, ikot-ikot lang. But looks like this is gonna be a non-contested turtle for Mandaluyong City. Esmeralda and Xborg, they have their own battle sa top lane. Pero pansin ko ha, madalas mag-TPTT movements si Xborg dito. Nako po, ayan na nga. Ginamit ng second skin, may shielding for days na. And okay, hindi po nga palag si Esmeralda. She is just focusing sa pag-clear na minion wave. Pero napakasakit ng Stardust Dance. Ano ang dapat gawin ni Xborg? Dito nag-charge ng first skill. Pumasok, did not connect. Tamang... gamit talaga yung mga players natin na tumitipiti ko sa harapan ng kalaban nila. Oo, oh, mga marami silang oras. Pero alam mo, parang training din yun. Oy! Boom! Napakasakit ng Granger. Sabi na nga ba, Barbie eh. Sabi na nga ba, Barbie, nag-flicker out pa si Xborg doon dito, pero sakto yung dead zone nata ni Granger. Hindi na kailangan ng third bullet, second bullet lang, sapat na. Hylos along with Karin Kaja, nagtago lang muna, but sa top lane, mukhang masisira na ni Granger ang top lane turret dito. And he did. Nagandang pana from Selena, stopped Kufir from actually trying to go in further. Naka po, Hylos na stun, nag-revitalize, nahina bigla ang isa dito, connecting onto that ultimate from Esmeralda, pero killing si bigla si kuya mo, Granger. And mabubuhay ba dito si Hylos? Apparently the answer is no. Xborg forced to use his last insanity to make it out of their alive, and that is something that you do not want to use your ultimate. Nakancel bigla ang TP! And, nako po. Alam mo, nabigtan ako doon, girl!
lokasyon ng pinagtipian niya dun eh. Usually, kapag alam mo na cornered ka na ng kalaban, hindi ka na dun magtitipi kasi may vision sa'yo yung kufre. And I'm pretty sure na hindi naman siguro hindi aware doon yung carry natin na nandun pa yung Kufra, and Kufra can definitely just jump on him, diba, sa bush. Kahit blind spot na yun, kahit wala nang vision yung Kufra dun, go-go yung Kufra dun kasi alam mo, wala ka naman yung panggagalingan or tatakasin, diba? And at the same time, as far as I know, hindi matik yung vision dito na pagkatago mo sa bush, eh, matik ka, invisible ka na, or hindi ka na makikita, no? There is like split seconds na makikita ka pa na, okay, ito, nasa bush to. So, anyway, going back to what is the situation right now, go ahead. Meron the dragon. Aba, nag-sticker pa ang kuya mo, Sam. Tapos tipi-tipi lang. Alam niya kasi siguro na hindi siya mapapatay ng Cho. Pero mo kasi Esmeralda dito sa top lane. Tumatakabaho lang ate mo, girl. Bloodless Axe picked up by X-Boy right here. Pero may dalawang nagtatago sa bush. Finlame siya, pero I don't think nakuha nila yung dapat yung gusto nilang makuha. X-Boy, tamang torch lang sa Getty to clear the minion waves out. 6 minutes in, wala pang nakuhang turrets ang Davao City, while sa Mandaluyong City, they already got 4. And linis na po ang outer turret sa top lane. Alam mo, Yoko, yung para kang nahipa ng hangin, yung sa in real life, yung meron kang inuulit-ulit, kunwari mahilig kang mag-make face or something, di ba sinasabi sa'yo ng mama mo, like ano, oh, baka mahipan ka ng hangin, huwag mong gagawin yan na. Feeling ko yung mga sticker dito, parang ganun na, nagiging matik na sa kamay nila. Like, biglang napipindot na lang nang hindi nila napapansin sa sarili nila. Parang ganun eh. Reflex eh, no? Oo. Ang mga tier... Baka muna. Tier 2 turrets ng Davao City, mukhang hindi na masisilayan dito because that tier 2 turret on the bot is about to fall down. Mabilis na eh! I mean, snowball na ang Mandaluyong City dito. Oo, at may nasipan dito, pero makabilang pumasok si Lina, naka-monster kill bigla! Si Kaja, ay si Kaja, si Granger, napatay si Kakada, wala muna ng Divine Judgment for 13 seconds. They could opt na i-push yung bot lane, which ginagawa ni Thumbs ngayon. Pumanan si Lina, but apparently did not connect. Let's look at the marksman real quick. 6-0-1 for Yuno and 0-1-1 for this guy. Pumasok bigla. Nako po, nangunguna, nag-rhapsody. Natunaw ang life bars dito ni Hytos. And they are getting another mid lane turret. Turtle already up. Sina-charge ang ultimate. Nawala ulit si Kaja. Pagtalon nila nakuha dito si Hylos, pero hindi nag-start the stance si Esmeralda. Decides to just go back. Hylos using Glorious Pathway, pero mukhang pang-escape na lang din. Twilight Armor being picked up by Hylos dito para hindi ganun kasakit ang damage na makukuha from Granger. At Tigras being picked up by Kufra. Tumitipi sa unahan si Esmeralda. Pumasok nila si Kufra. Nag-ultimate, pero mukhang walang fallout. Ay, meron palang fallout naman nila si Esmeralda. Pero nahina bigla ni Kaja. Ayan na, tumalo ka pagbigla. Pero mukhang buhay pa rin ba si ating mga Esmeralda lang si Glass ka na diyan? No! Napatay tigla ni Kari dito! Kufra gets taken out as well. Pretty time being picked up by Kufra and Ennis Battle being picked up by this Kari. That was a 2 for 1 trade in favor of Davao City. Wala pa rin kumukuha ng turtle dito. Tamang palag-palag lang for these two teams. Alam mo, grabe ah. Medyo umaasim yung Mandaluyong City doon. Yung Esmeralda at saka yung sino to? Si Kufra. Nasa loob na ng base, gitna ng base at inhibitor turret ng Davao City. So, kailangan na lang nilang mag-ingat sa mga ganong place dahil they could have just take down the inhibitor turret on the bottom lane rather than going super aggressive inside the base of Davao City. I mean, yes, they must create space but not that deep. Sobrang lalim nun to the point na sinasalo na nila yung damage ng Torre as well as ng base and at the same time yung damage pa ng heroes. Meanwhile, what is happening, Yuko? Naku po, na Way of the Dragon connecting on to Divine Judgment. Thamos did use his Contra Inferno pero it was too late. Naka-lifesteal siya for a bit but walang malakas sa madami ika nga. And now, naku po, butas na pala ang base ng Davao City natin dito. Pumanan si Lina, did not connect. Si Granger, ang sakit na Rhapsody! Naging fried chicken si Kaja! Naku, guess me, hindi kita ba si Lina? Kakalmutin ba yan? Naku po, na-stun, na-revitalize, and Hylos still gets to live and see another day. Pero tinamaan na naman, nasa mag-dive in ka ba? Mukhang hindi na muna. Lahat na lang ng tao
ako na pupunat ng Rhapsody ni Granger dito kay The Heaven being picked up by Esmeralda right here. Pero mukhang mula into pumasok bigla, legendary na bigla ang ating Granger dito. Glorious Pathy being used, that's not being used as well. Nakapok kinonektahan pa ng Rhapsody dito. Rhapsody dito, naka-double kill pa nga si Granger natin, export. Ano ang gagawin nyo? Na Divine Judgment, na stun, and that is a shutdown sa Marksman ng Mandaluyong City. Took them too long though. 9-1-3 on this Granger. Pero mukhang walang titigil. Pumasok nila si Kufra. Nag-bouncing ball. Esmeralda's ultimate is not up for now. So, trabaho lang mula. Ayun pala, naging up na. Tumalong bigla sa TV yung wave. And, na-stun ako po. Gabi naman kalmot. Coming in from that city na si Towns. Medyo makunachi na siya dito. Sinigyan did use the Abyssal Arrow. But, hindi tinamaan dito si Hylos. Hindi tinamaan si Hylos. And, Red Team. Grabe! Walang uwi! Nandito pa rin kami sa pinaka-base ng kalaban. Kahit up na ang Lord One, they could get the buff para hindi makapag-snowball or hindi makakuha na resources. Yung Davao City dito, Bloodless is being picked up by Thalms right here. And Granger's already up. Buha muna ng buff bago pumalagers ulit. Red Team now positioning themselves in the Lord area. Lord area indeed, buhay na si Granger. Definitely that is a must take by Team Mandaluyong habang nagkakreate ng space si Thams dito sa baba ng mapa. Kailangan lang talaga iwasan ng Mandaluyong City dito yung maging sobrang asim. At dahil nga bagsak na lahat ng tore ng Mandaluyong, or rather ng Davao City dito, mas may chance na silang makakuha, makapag-all-in. Hiwalay si Cho dito. Alam mo, feeling ko, mali ito eh. Kasi mahirap makakapo siya dito. Tatlong tore pa yung ipupush niya. Kailangan niya atang mag-mamba out dito rather than going for a split push. Kasi magiging mahirap ng defense to para sa Davao City kung hindi sila kompleto. Tama, tama. I don't think split push is the answer sa Davao City ngayon. They could just try and go with full on 5v5s. I mean, they have Gaja. They have Divine Judgment. Makuha lang yung Granger or yung Selena. That's good news. Wag lang yung Esmeralda or yung Kufra kasi medyo delicate yan. Lord, marching sa mid lane dito. Kasing rocka sa base ng Davao City. Sticker muna, TV muna bago pumalagers. Ano ang gagawin dito? Pumasok si Kufra. Ilan na makukuha niya? Last chance to being used as well. Pero mukhang si Downs. Gusto niyang tapos na agad ang lakong. Sige, bahala kayo dyan. Basta ako, i-end ko ang game. And apparently, hindi umabot yung damage ni Kari kay Thumbs dito. Because Mandaluyong ends the fourth series today still with a 2-0. Umuulan po ng 2-0.